Pagka PR ah, pagka PR, lumipat ng ibang province. Ngayon, anong nangyari? Renewal na ng ano, renewal na ng permanent resident mo. Yun, hindi na renew. Bakit? Bakit siya hindi na renew? Kasi ang entry niya ng ano niya ng kanyang permanent residency is yun. Eto na naman. Ah, daily vlog na ako, no? Ah, sipag ko ngayon mag, ano, maggawa ng video, no? Maganda eh. Marami ako naiisip na pwedeng i-vlog eh. Saka ano, ganado ako maggawa ng video kasi nandito tayo sa, ano eh, sa bahay na, ano eh. Maga, ganado ako mag, ano eh, gumising ng maaga. Kasi maganda yung bahay na tinutuluyan natin ngayon, no? Wala lang. Today is Friday. No, Friday. Oh, March 1 na pala. March 1 na ngayon, Friday. Pero dyan sa Pilipinas, ano na? March 2 na. March 2 na ng madaling araw, no? At hindi masyadong malamig ngayon sa labas, si Mala. Kung ano, gusto kong lumabas. Yun lang, nakakatamad. Gusto sana ni yung lalabas ka dun sa ano, tapos maglalakad-lakad, makita yung lugar dito na maraming isno. Tapos magpalipad akong drone, no? Dami ko naisip, kaya natamad ako. Hindi, yun lang. Ang ano ko lang sana, yung gusto ko sanang i-discuss yung ano, yung, kasi may mga nagtatanong sa akin, syempre, may mga tropa na tayo na PR eh. Yung na permanent resident na rin. Tulad ko, permanent resident na. Yung mga kabatch ko na ano, marami na rin PR. Pero yung iba hindi pa. Pero sunod-sunod na. Dahil nakikita ko mabilis na yung ano eh, yung proseso eh. Kahit yung sino ba to? Si nasa Winnipeg siya na Maple Leaf. Ano lang din yun ah. LMIA lang din yun. Mas mabilis siya sa amin. 1 year and 5 months lang. Ano na siya? Naghihintay na lang din siya ng ano. Feeling ko hindi na 'yon ano eh, hindi na 'yon naabuti ng ilang linggo. Kasi ano na siya, portal na nag-send na siya ng picture eh. Kasi 'yun na 'yung last part eh. Si Noriel. Shoutout Noriel. Ano siya? Ano ba 'to? Napuntahan namin siya dati nung unang dating sila dito sa Canada. Sa Winnipeg sila na Maple Leaf. Malapit na yun. Ewan ko kung siya pa lang yung sa batch nila, kung siya pa lang yung PR. Pero, di pa naman PR, pero mapi-PR. Pero mabilis yung proseso. Ngayon, ang, ano, maganda yung, ano ngayon, yung mabilis yung proseso ng PR ngayon. Hindi namin alam kung bakit, para naka-express entry yung mga PR. Pero ano, magandang pangitain yan kasi alam mo naman yung ano, yung mga Pilipino rito, ano, yan ang pinaka hinahangad, mga permanent resident. Kasi alam niyo naman, pag permanent resident ka na, karamihan ng mga ano rito, mga Pilipino rito, mga naka-close, ano, naka-close work permit, hindi kayo makagalaw. Kahit durug-durug na yung kamay nyo, hindi kayo makaalis sa, ano, sa trabaho nyo. Lalo na yung isang company na, ano, na kilala dito. Hindi company ko, yung company ko maganda. Ano, nagre-reklamo na yung, meron akong kausap kagabi na nagtatrabaho dun. Na grabe na raw yung ano, yung workload nila. Ano, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng company na yun, pero ano, dito rin sa ano, dito rin sa Manitoba na ano, meat plant. Ano, dinagdagan daw yung kanilang workload. Sobrang dami daw ng baboy, pero hindi raw nag-a-adjust sa tao. Isipin niyo yun. Grabe raw yung ano nila, yung bugbog ng katawan nila ngayon. Kaya sabi niya, kapag daw na PR siya, lilipat daw siya sa Maple Leaf. Eh wala naman problema doon kasi marami rin naman talagang ano, pumapasok na sa Maple Leaf. Kasi maganda ang pamamalakad ng Maple Leaf sa totoo lang. Kahit sabihin niyo na malaking ano siya, malaking kumpanya siya.
ano siya, fair siya sa mga ano, fair siya sa mga employees ng ano na hawak nila. Saka ano kasi dito, ano, hindi dominated ng iisang lahi lang. Halo-halo, may Pilipino. Ano pa nga, yung mga Pilipino dyan sa Maple Leaf, ano pa siya, minority pa kami. Ang karamihan talaga, mga El Salvador, mga, ano, mga Indians, mga Indian na, ano, ano mga Patil, mga Singh yan. Tapos, mga Chinese, lalo na, mga Chinese. Pero hindi na natatagdagan mga Chinese ngayon eh. Tapos, ano, Chinese, El Salvador, saka yung mga, ano, yung mga itim, mga Nigerian. Oh, yan, karamihan sila yung mga, ano, mga empleyado natin diyan sa Maple Leaf. Kaya fair yung ano, yung pag-handle nila ng ano, ng mga tao. Hindi sila ano, hindi sila yung nagsasagad sa trabaho. Yun naririnig nga natin sa yung company na ano na sinasabi ko ngayon. Ano, masyado raw ano, masyado raw binubugbog yung mga empleyado. Eh sana hindi ganoon. Parang ano, mahirap na nga yung trabaho eh, tapos pahihirapan pa kayo lalo. Wala. Talagang aalis at aalis yung mga tao sa inyo. Kahit pa sabihin nyo na ano, maganda yung pasahod, hindi worth it. Kasi mamamatay ka naman pagka ano, ganun. Anyway, ang gusto ko sanang i-discuss yung tungkol nga sa ano, sa permanent resident, kung pwede ka na kagad lumipat. Kasi marami na nga permanent resident sa, kahit sa batch namin. Ngayon, nag-uusap kami sa GC namin, may mga gustong lumipat, di ba? Pwede na ba? Pwede ka na ba kagad lumipat ng province? Kasi yung iba, syempre, may mga kamag-anak sa ibang probinsya eh. Yung iba, may kamag-anak sa, ano, sa Vancouver. Yung iba, may kamag-anak sa Toronto. Basta, iba-iba. Ngayon, gusto na nilang lumipat. Kasi permanent resident ka na eh. Pwede ka bang lumipat? Paulit-ulit, no? Ang sagot, oo at hindi. Kasi meron tayong mga tropa na true experience nila. Ano, lumipat. Pagka PR ha, pagka PR. Lumipat ng ibang province. Ngayon, anong nangyari? Renewal na ng ano, renewal na ng permanent resident mo. 'Yun, hindi na renew. Bakit? Bakit siya hindi na renew? Kasi ang entry niya ng ano niya ng kanyang permanent residency is through MPNP, yung ano, Manitoba Provincial Nominee Program. Sabi daw nila, pagka ang entry mo ng PR ay ang entry mo ay provincial nominee, na ang nag-nominee sa iyo, ang nagpa-PR sa iyo na province, yung kunyari itong Manitoba, tapos dilipat ka. Ano raw 'yun? Kadalasan daw hindi raw 100%, may mga iba na PR naman ay na-renew yung PR nila at na citizen. Yung iba, pero karamihan daw hindi raw na re-renew yung PR nila or hindi sila na citizen. Kasi nga ang nagpa PR sa iyo ay yung originating ano mo, province mo, which is karamihan sa Manitoba. Kaya yung iba nag-i-stay dito muna ng ano, mga 2 to 3 years para naman ano, para makabawi naman sa nag PR sa iyo na ano, na province. Pero meron namang iba, pwedeng lumipat kagad pagka na PR na. Pero iba yung ano nila, yung ginamit nila na ano, na ginawang proseso nila. Yung agri-food pilot, ano raw yun, pwede ka naman daw lumipat kasi hindi ka naka-tied sa province na PR ka. Yun ang sabi ah, na ano ko lang yun na balitaan ko lang yun sa mga tropa natin dito. Kasi syempre may mga matatagal na rito na iba-iba rin yung experience nila. Yun nga, kung gusto mo raw yung sa mga bago, kung gusto niyo raw lumipat kagad, mas maganda na gawin nyo yung agri-pilot. Mas ano raw yun, mas okay daw yun para hindi ka type dito sa ano, sa Manitoba. Kung gusto mo, kung kunyari may kamag-anak ka sa ibang lugar, may kaibigan ka na gusto mong puntahan, samahan, mas maganda raw yun. Oh, kaya ang sagot, eh, pwede at hindi. Pero kadalasan kasi, ano eh, kadalasan kasi MPNP yung ginagawa ng mga Pilipino rito eh, para permanent resident eh. Meron akong isang kakilala,
ano, kabatch namin, agri-pilot yung ginamit niya. Kaya yun nga, nagtatanong siya kung pwede na siya lumipat. Eh, pwede na siya lumipat, di ba? Sa Ontario yata yung kamag-anak niya. Baka may kamag-anak siya sa Ontario. Yun, yun lang naman yun. Madaling ano lang yun, madaling ano lang. Basta pagka nag-PNP ka, provincial nominee ka, mag-stay ka muna ng kahit 2 to 3 years sa originating province mo bago ka lumipat. Kasi okay lang eh, dati ang ano namin, nung hindi pa kami nag-PR, ang pinag-uusapan lang namin kung lilipat ka ba, masi-citizen ka pa. Okay lang yun kung hindi ka masi-citizen eh, kasi permanent resident ka naman eh. Kung ano naman yung nakuha mo na permanent residency saka ng citizen, pareho lang. So okay lang yun. Oh. Ngayon nakita namin yung downside ng ano, nanlilipat ka na kagad ng MPNP ka. Pagka magre-renew ka na ng permanent residency mo, hindi ka na mare-renew. Oh, yun ang hindi ko na alam kung ano nang mangyayari sa iyo pagka hindi ka na-renew ng PR mo. Ano ba yun? Kunyari nasa ibang province ka na, hindi ka nila ni-renew doon sa province na pinuntahan mo. Pwede ka bang bumalik uli sa Manitoba para mag-renew ng permanent residency? Hindi ko alam eh. Comment nyo nga yung mga nanonood sa akin ng mga matatagal na sa Canada. Pwede ba yun gawin na galing ka muna Manitoba, na PR ka, lumipat ka ng ibang province, hindi ka na PR doon, hindi na renew yung PR mo. Pwede ka bang bumalik sa Manitoba para mag-renew ng PR? Wala, hindi ko pa na research yun. Saka parang wala pa ako na naririnig na gumawa ng ganun. No? Ano yun eh? Magiging zero status ka na naman sa Canada kapag ganun. Di ba? Huwag mo nang isugal. Kung kunyari MPNP ka dito, tapos permanent resident, huwag mo na isugal. Ano lang, mabilis lang naman yung panahon. Kita nyo nga yung ito, gaganto-ganto ko, magdadalawang taon na ako rito, hindi nyo mapansin na ganun lang kabilis, dumaan yung dalawang taon. Maghintay ka na lang ng ilang taon pa para mas secure yung ano mo, yung pag-stay mo sa Canada. Lalo na karamihan, pagka ganyan, syempre kasama mo na yung pamilya mo. Pare-pareho kayong walang status sa Canada, di ba? Nakakatakot yun. Nandito na ang buhay nyo, di ba? Kaya, mas magandang sigurado yung iyong status, no? Kung ako nga, baka mas maganda kung magpa-citizen ka na, maging citizen ka na muna rito sa province na ano eh. Kasi madali, sa totoo lang, madali na lang naman lumipat ng province pagka yung ano ka na, yung PR ka na sa ka-citizen. Pero mas maganda kung kunyari nandito tulad ko, nandito kami sa Brandon. Edi hindi pa naman makalipat. Edi dito ka mag-build ng mga bagong pambala mo kung lilipat ka sa ibang province, 'di ba? Mag-aral ka na muna, 'di ba? Magkuha ka ng ibang trabaho rito na pwede kang mag-apply sa ibang province na gusto mong puntahan, 'di ba? Kasi kunyari nandito butcher ka, yung meat cutter. Pagpunta mo sa ibang lugar, baka pag pumunta ka sa ibang province, baka wala ka mapapasukan na trabaho. Hindi talagang parang mag-i-start ka sa ano nila, yung mga mabababang sahod na trabaho. Mas maganda, dito pa lang, tignan mo na kung ano yung pwede mong trabahuhin dun sa lilipatan mo na province. Saka ka maghanap ng trabaho rito para kumuha ka ng experience or aralin mo. No, mas maganda 'yon. Tapos mag-ipon ka na rin. Ang kagandahan dito sa Brandon, madaling mag-ipon kasi wala kang masyadong paggagastusan. O mag-ipon ka na para pagka pupunta ka sa province na gusto mong puntahan, ready ka na. Hindi yung mangangapa uli kayo. Mahirap kasi yung ganoon eh. No? Wala lang yun yung mga naiisip ko, minsan wala akong magawa sa linya. Kung ano-ano pumapasok sa isip ko, 'yan yung mga naiisip ko. So, 'yun. 'Yun lang. No, yun lang yung gusto kong i-discuss sa inyo. Paulit-ulit na naman ako ng sinasabi, walang yan. Pero ang kagandahan, meron namang matututunan, di ba? Alam nyo naman si Brandon po, it's a good boy, di ba? Ilang? Ilang minuto na naman? Sabi ko, 10 minutes lang ako magbibidyo. No? Alam nyo na yun eh.
Like, share, subscribe, yung mga ganun. Ina, paalam.